Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayong mga Pilipino ay may ekspresyon na sa munisipyo ka magreklamo. Ito yung sinasabi natin sa tao na may reklamo. Bakit ganon? Bakit ganito? As if gusto natin sabihin sa tao, wala akong panahon at syaga na pakinggan ang hinaing mo tungkol sa munisipyo. E paano kung kahit yung mga nasa munisipyo ay walang tsaga at panahon na pakinggan tayo? Saan at kanino pa tayo magrereklamo? Yan po ang isa sa mga sinasagot ng ating narinig na ebanghelyo. Ang sagot, sa langit. Or, kay Kristo. Kay Kristo tayo magreklamo. Siya, may tsaga at panahon na pakinggan tayo. Ito po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo. Pansinin po ninyo, sinalubong ni Marta si Kristo ng reklamo, Panginoon, kung narito po sana kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Parang bang, ba't nga yung kalang? Kung kailang patay na si Lazaro? Parang ganun yun eh. Si Marta, yun ang sinabi niya. Si Maria walang sinabi, pero sinabi sa mabuting balita, naiwan sa bahay. Bakit? Kahit alam niyang darating si Kristo, sa bahay lang siya. Bakit? May tampo rin siya. Si Marta lang ang nagsabi, talaga. Matatandaan po natin, ha? Background, para maintindihan natin sila. May sakit pa lamang si Lazaro, ang kapatid ni Marta at ni Maria, nang magpasabi sila kay Kristo. Of course, hoping that si Kristo ay magkukumahog, pumunta, dalawin, para pagalingin si Lazaro. Sapagkat kung yung ibang tao nga naman, pinupuntahan at pinagagaling niya, si Lazaro pa, na kapatid nila, eh lahat silang tatlo, close kay Jesus, close sa Kanya. Hindi po nangyari yun. Pumunta si Jesus, patay na si Lazaro. 4 na araw na. Mabigat yon. Mabigat yung sitwasyon na kinalalagyan ng ating Panginoon. Yun bang alam ng mga taong malapit sa iyo na napapagbigyan mo yung ibang tao, pero sila, hindi, sa oras ng matinding pangangailangan ng mga ito. Alam ko ang sitwasyong ito sapagkat kahit papaano lang, nararanasan ko yan. May mga taong malalapit sa akin. Alam na napapagbigyan ko ang ibang tao. Of course, dala ng aking ministeryo. Pari ako. Pero kapag sa oras na sila'y mag-imbita, for some, because of some serious reasons, na ako'y makapag-misa sa kanila, sa okasyon ng kanilang pamilya, birthday reunion, o kaya misa sa patay ng kanilang minamahal, o kaya makapag-officiate ng kasal, ng biniyag, o kaya kahit isang simpleng kain lang sa labas o sa loob ng kanilang bahay, eh hindi ko nabagbigyan. Nakaw! Umasa ka. Tampuritis na. Makakarinig ka pa. May makararating pa sa'yo. Bakit sila?
Bakit yung iba hirap? Eh higit pa dyan ang kinilalagyang sitwasyon ng ating Panginoon sapagkat ikinamatay ni Lazaro ang hindi niya pagsipot agad sa kanila. Kaya maintindihan natin si Martha at si Maria na magreklamo sila. Total, wala naman silang sinabing hindi maganda. Si Kristo ay hindi naman nila sinumpa. Si Kristo ay hindi naman nila minura. Naglabas lamang sila ng kanilang saloobin. At hindi po masama iyon. Lalong-lalo na kung hindi natin maintindihan ang sitwasyon. Ang sitwasyon na dapat at alam nating kontrolado ng Panginoon. Pero bakit nagkaganon? Bakit nagkasakit ako? Bakit nagkasakit ang mahal ko? Bakit nalugi ang negosyo ko? Ba't ako natanggal sa trabaho? Bakit niloko ko ng asawa ko? Ba't sinuway ako ng anak ko? Bakit nawala ng utang na loob sa akin ang kaibigan ko, ang kapatid ko? Bakit namatayan ako? Eh hindi naman ako nakalilimot sa iyo. Nagsisimba ako linggo-linggo. Ako yung nagpapakabuting tao. Tumutulong ako sa simbahan at sa ibang tao. Tapos ganito? Totoo nga naman. Pwede kang magreklamo kapag ganyan. Eh di ba't kaya nga po tayo nagre-reklamo halimbawa sa munisipyo o kung saan man o sa sino man ay sapagkat alam natin wala naman tayong ginagawang kasalanan tapos meron tayong inconvenience na mararanasan as if we are telling hindi ko deserve ang lahat ng yan. Di ba't kaya tayo nagre-reklamo dahil ganyan? Sa Diyos ba hindi natin po pwedeng gawin yan? Kahit magreklamo tayo man lang ng may paggalang, pwede yan! Ang Diyos ay hindi na-offend kapag tayo nagre-reklamo sa Kanya ng may paggalang at pananampalataya. In fact, He expects that. Kasi alam niya ang ating kakayanan, alam niya ang ating hangganan, alam niya ang darating ang pagkakataon na tayo ay maguguluhan, tayo ay iiyak, tayo ay mahirapan, tayo ay masasaktan at magtatanong tayo sa Kanya ng dahilan. In fact, ang hindi niya ina-expect ay yung tayo mag-pretend ang lahat ay okay lang. Kahit sa totoo lang, ay hindi naman. Ang ina-expect niya ay magsabi tayo ng totoo kahit pa tayo magreklamo sapagat dun lamang niya ma-address ang need natin para ma-heal tayo. Remember that God will meet us where we are and not where we pretend to be. Basta, huwag tayong bibigay. Hindi nga ba't kaya tayo nagre-reklamo kuminsan ay sapagat gusto natin na makarinig ng eksplanasyon sa ating reklamo, sa ating tanong, bakit ganito, bakit ganon? And I'm sure, ang Panginoon ay very much willing na i-provide sa atin iyon. Basta bigyan lang natin siya ng panahon. Hindi dahil hindi niya kayang explain sa atin lahat ng mabilisan, kundi tayo ang mas nangangailangan ng panahong iyan upang unti-unti ay maipaunawa niya sa atin ang lahat ng dahilan hanggang sa masambit na natin ang mga salitang kaya pala ganon, kaya pala ganito, kaya pala ganyan nang maluwag na sa ating kalooban. Unti-unti lang. Mas again, huwag tayong bibitaw. Katulad ng ginawa at pinakita ni Santa Marta na mababanaag natin sa sinabi niya sa ating mabuting balita. Nang unang sabihin ni Jesus sa kanya, mabubuhay muli ang kapatid nila. You see, hindi niya sinabing, nang sabihin ni Jesus, mabubuhay uli si Lazaro. Hindi niya sinabing, ay, wala na akong pakialam. Ang mahalaga sa akin yung ngayon, patay na siya, ano pa? So kahit anong sabihin mo, wala nang halaga kasi patay na ang kapatid ko. Hindi niya sinabi yon. Kahit galit siya, kahit na-disappoint siya kay Kristo na inaasahan nila. Instead ang sabi niya, yes, alam kong mabubuhay na muli si Lazaro sa huling araw. Kahit sa huling araw pa, ang mentalidad at iniisip ni Santa Marta, ang ibig sabihin niyan para sa akin, kahit nagtatampo siya o kahit sabihin natin nagagalit siya, nakahawak pa rin siya
sa pananampalataya niya. Nakapaghahangad pa rin siya ng maganda. Ito yung sinasabi ko, yung nagtatampo pero hindi lumalayo. Nasasaktan, nahihirapan, pero lumalaban. At kahit sabihin ko, nagagalit, pero patuloy na sa Diyos ay kumakapit at patuloy na nagpapakabait. Ganun sana! Hindi yung pag naggalit tayo, kumbaga sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, break agad! Hindi yung kapag naggalit tayo, kumbaga sa mag-asawa, hiwalayan na agad. Kumbaga sa negosyo o trabaho, sisasantihin na agad, magre-resign na agad. Kumbaga sa magkumpare at magkumare, suliin na ng kandila agad. Kumbaga sa relasyon sa pamilya, palayasin na agad o kaya lalayas ka agad. Kumbaga sa group chat, leave the group agad. You know what? Sa palagay ko, ang isa sa pinakamahirap at pinakadelikadong breakup sa anumang relasyon ay yung paghihiwalay na inokasyon at tinapos ng mga salitang wala ka nang dapat pang ipagpaliwanag. Lalong-lalo na kung hindi natin alam ang lahat. Papaano kung mali tayo? Papaano kung kulang na kulang ang ating info? Maating ba natin nasirain ang isa sanang magandang relasyon na may maganda pang patutunguhan sa mga darating na panahon dahil lamang sa isang hindi kasiguradong desisyon? You see, experience will tell us na ayaw lang nating marinig ang eksplanasyon ng isang tao na lagi tayong niloloko, pinaasa at sinasaktan. Pero paano kung minsan lang naman niya tayo nagawang saktan at hindi pa natin alam ang buong katotohanan? And as regards our relationship with God, sige nga, kailan ba niya tayo pinaasa, sinaktan at niloko kung meron tayong maibibigay na pagkakataon o sitwasyon? Sigurado nga ba tayo na ganyan talaga ang kanyang intensyon? O baka naman hindi lamang natin siya binibigyan ng sapat na pagkakataon upang ipaunawa sa atin unti-unti yun? Bakit kapag tayo ang nagkamali sa isang tao, o lalong-lalo na sa Diyos, gusto agad natin tanggapin niya ang ating eksplanasyon? Kapag tayo nagkakamali sa Diyos, iniisip agad natin, pinatawad niya na ako, kiniklaim agad natin, naiintindihan niya tayo. Bakit kapag siya ang parang nagkamali sa atin, and I said, parang nagkamali, sapagkat hindi naman siya pwedeng magkamali. No, granted, na yun ang feeling natin, na siya'y nagkamali sa atin, eh bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon na ang lahat ay ipaunawa unti-unti sa atin? Sabi nga ni Mother Teresa, kapag hinusgahan mo ng isang tao, tinitigilan mo ng mahalin ito. Kapag hinusgahan natin ng Diyos, ganyan ka, ganito ka. E di parang tumitigil na rin tayo sa pagmamahal sa Kanya. Bakit ganon? Hindi kaya naghahanap lang tayo agad ng masisisi? Ganon tayo eh. Para maging at peace tayo, hahanap agad tayo ng masisisi. First things to make sense, sabi nga nila. Ayan, siya. Siya ang dahilan. Okay? So, ganun ang ginagawa natin sa Diyos? Eh, yun bang pag-iisip ng isang pangit na pangyayari ay pupwedeng magmula at manggaling at kagagawa ng isang Diyos na ubod-bode? Does it make sense? It doesn't make sense. Pinagbibintangan natin ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin ng lubos. Of course, we can argue by saying, eh, ba't hindi niya pinigilan? Sigurado ka? Sigurado kang hindi niya pinigilan? O kung hindi man niya pinigilan o napigilan, that's more appropriate. Eh. Kung hindi man niya napigilan, sigurado ka na wala na siyang gagawin at ginagawang paraan upang iahon ka sa kinasasadlakan mong yan? Kaya kung itutuloy po natin yung binasa nating Ebanghelyo para sa araw na ito, ano sasabihin ni Jesus kay Santa Marta? Saan ninyo inilibing si Lazaro? Dalhin niyo ako.
Gustong-gusto ko yung eksena ng ito na para bang sinasabi ng ating Panginoon, dalhin mo ako sa problema na para sa iyo ay hindi ko napigilan. And watch out, pagmasdan mo kung ano ang gagawin kong paraan. Patay na, bubuhayin ko pa. Na para bang sinasabi ng Diyos sa atin, gaano man kalala ang iyong problema, mareresolve ako pa. Basta magtiwala ka. Yun ang sabi niya kay Santa Marta. Sa sino mang nagtitiwala, may pagkabuhay at may buhay. Ganon din ang sinasabi niya sa ating lahat. Kapatid, gaano man kalala ngayon ang iyong problema, sinisigurado ko sa iyo ang may kagagawan ay hindi siya. Mareresolve ba yan? Makakaya, malalampasan mo yan. Basta patuloy kang kumapit sa Kanya. Again, hindi masamang magtampo, basta huwag kang lalayo, ha? Hindi masama ang panghinaan ng kalooban, basta patuloy kang lumaban, ha? At hindi rin masama kahit ang magalit, basta patuloy kang magpakabait at sa Kanya ay kumapit. Amen.